Magandang araw mga bata, kamusta na kayo? Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa pagpapahalaga at pagtatanggol ng mga Pilipino sa pambansang interes. Handa na ba kayong matuto? Magaling kung ganun. Sa araling ito ay matututunan at mapapahalagahan ang pagtatanggol ng mga Pilipino sa pambansang interes. Kaya bilang mag-aaral, ikaw ay inaasahang mapapahalagahan mo ang pagtatanggol ng mga Pilipino sa pambansang interes. Maiisa-isa mo ang pagtatanggol ng mga Pilipino sa pambansang interes at matatalakay mo ang pagtatanggol ng mga Pilipino sa pambansang interes. Ngayon ay muli mong balikan ang mga karapatan ng Pilipinas bilang isang bansang malaya. Handa ka na ba? Kung gayon, alin-alin sa mga sumusunod na karapatan ang maituturing na karapatan ng bansa nang ito ay makamit ang ganap na kalayaan? Piliin mo ang tamang sagot. Ang mga karapatan ng ating bansa ay karapatang magsarili, karapatang mag-angkin ng mga ari-arian, karapatan sa pantay na pagkilala, karapatan mamahala sa nasasakupan, at karapatang ipagtanggol ang kalayaan. Dahil sa pagiging malaya ng ating bansa, natamo nito ang mga karapatan at kalayaan. Ang ating bansa ay may karapatang mamahala sa buong kapuluan, sa mga mamamayan at mga ari-arian nito. Dahil dito, pinapangalagaan ng ating bansa ang mga pulo, himpapawid at iba pang teritoryo at mga hangganan nito upang hindi makapasok ang mga ilegal na dayuhan. Upang lubos mong maunawaan ang ginagawang pagpapahalaga at pagtatanggol ng mga Pilipino sa pambansang interes, basahin mo ang teksto sa ibaba. Noong ika-4 ng Hulyo 1946, kinilala ng Estados Unidos ang Pilipinas bilang isang ganap na estado. Ang estado ay binubuo ng apat na elemento. Ito ay ang mamamayan, teritoryo, pamahalaan at soberanya. Ang soberanya ay ang pagkakaroon ng isang bansa ng kapangyarihang makapagsarili at pamahalaan ang buo nitong masasakupan. Ang lahat ng pag-aari ng bansa ay saklaw ng soberanya. Walang sino mang dayuhang bansa ang maaaring magbigay ng hangganan o limitasyon sa kapangyarihan ng isang bansa sa teritoryo nito. Ang teritoryo ay isa sa mahalagang elemento ng estado. Dahil dito naninirahan ang mga mamamayan, marami ang nakukuhang pakinabang sa ating mga teritoryo. Ilan dito ay ang mga sumusunod. Ang ating mga pangunahing pangangailangan ay dito nagmumula. Gumagawa at nagtatrabaho tayo sa ating teritoryo. Maraming pook pasyalan kung gusto nating maglibang. At dito rin tayo naninirahan at nagkakaroon ng katahimikan ng kalooban. Ang pamahalaan at mamamayan ay may tungkulin at pananagutan na pahalagahan at ipagtanggol ang ating teritoryo sa pambansang interes. Iba't ibang kagawaran at ahensya ang nangangalaga sa katahimikan at kaayusan ng ating bansa. Pinamamahalaan ito ng kagawaran ng tanggulang pambansa. At ang namumuno dito sa ngayon ay si Secretary Delphine Lorenzana. Upang mapanatili ang kalayaan at soberanya ng bansa, narito ang mga tumutugon sa layuning ito. Una, ang sandatahang lakas ng Pilipinas o ang Armed Forces of the Philippines. Ito ang nangungunang ahensya na nagtatanggol sa bansa sa anumang uri ng panloloob at panlabas na panganib o kaguluhan. Binubuo ito ng apat na sangay. Una ay ang Hukbong Katihan o Philippine Army. Ang Philippine Army ay tagapagtanggol ng bansa sa panahon ng digmaan. Sila ang tanod ng bayan sa sinumang dayuhan na naghahangad na sakupin muli ang ating bansa. Ang Hukbong Daga o Philippine Navy. Sila ang mga bantay dagat na nagpapatrolya sa ating mga karagatan upang matiyak na walang makakapasok ng mga dayuhan sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Tinitingnan nila ang mga pumapasok na kontrabando sa ating bansa.
ang Hukbong Himpapawid o ang Philippine Air Force. Sila ang nangangalaga sa katahimikan ng ating papawirin at nagbabantay sa maaaring panganib na darating sa ating bansa. Ang Pambansang Pulisya or Philippine National Police or PNP. Sila ang nangangalaga sa katahimikan at kaayusan ng ating bansa. Sila rin ang nag-aayos ng trapiko. Ang Kagawaran ng Ugnayang Panlabas o Department of Foreign Affairs na pinamumunuan sa ngayon ni Secretary Teodoro Locsin Jr. Nagkakaroon ng pulong ang mga ambasador ng magkakalapit na bansa upang pangalagaan ang hangganan ng kani-kanilang bansa. Ang pakikipagkapwa sa ibang bansa. Ito ay isang mabisang paraan ng pagtatanggol sa bansa, kaya ang ating Pangulo ay nakikipagpulong at dumadalaw sa iba't ibang bansa o pagsanib sa mga samahang Asyano upang mapanatili ang ating panlabas na ugnayan. Mayroon ding mga ahensya ng pamahalaan na binuo upang mapangalagaan ang iba't ibang teritoryo ng ating bansa. At ito ay ang mga sumusunod. Ang Department of Environment and Natural Resources or DENR at ang Bureau of Forest Development or BFD. Sila ang nangangalaga sa ating teritoryong kagubatan. Ang Bureau of Mines and Geosciences naman ang namamahala sa paglinang ng yamang mineral at tinitiyak nito na maayos ang minahan upang maging ligtas sa panganib ang mga mamamayan na malapit sa mga ito. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR ang nangangasiwa ng mga programang para sa pagpapaunlad ng industriya ng pangingisda. Ang Philippine Fish Marketing Authority or PFMA naman ang nakatalaga sa pagtatatag ng industriya sa pagbibilhan ng isda. Ngayon ating sagutan ang mga pamprosesong tanong. Number 1. Ano-anong pakinabang ang nakukuha natin sa ating teritoryo? Sagot, ang mga pakinabang na nakukuha natin sa ating teritoryo ay ang mga sumusunod. Una, ang ating mga pangunahing pangangailangan ay dito nagmumula. Pangalawa, gumagawa at nagtatrabaho tayo sa ating teritoryo. Pangatlo, maraming pokpasyalan kung gusto nating maglibang. At pangapat, dito tayo naninirahan at nagkakaroon ng katahimikan ng kalooban. Number 2, ano-anong ahensya ng pamahalaan ang binuo upang mapangalagaan ang iba't ibang teritoryo ng ating bansa? Sagot, ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na binuo upang mapangalagaan ang iba't ibang teritoryo ng ating bansa ay ang mga sumusunod. Sa sandatahang lakas ng Pilipinas or Armed Forces of the Philippines ay ang Hukbong Katihan, Philippine Army, Hukbong Dagat, Philippine Navy, Hukbong Himpapawid, Philippine Air Force at Pambansang Pulisya or Philippine National Police or PNP. Sa kagawaran ng Ugnayang Panlabas or Department of Foreign Affairs, Department of Environment and Natural Resources or DENR, Bureau of Forest Development, BFD, Bureau of Mines and Geosciences, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR at Philippine Fish Marketing Authority or PFMA. Number 3, paano mo binabantayan o inaalagaan ang mga bagay na mahalaga sa iyo? Sagot, binabantayan o inaalagaan ko ang mga bagay na mahalaga sa akin ng buong puso at lakas. Number 4, katulad ng pagpapahalaga natin sa ating teritoryo, paano mo igagalang ang teritoryo o pag-aari ng iba? Sagot, hindi ko guguluhin at hindi ako manghihimasok sa teritoryo ng iba dahil ayoko rin na ganun ang gawin sa akin mga pag-aari, kaya igagalang ko ang mga pag-aari ng iba. Number 5, ano ang maaari mong gawin upang mabigyan ng pagpapahalaga ang pagtatanggol ng pamahalaan sa pambansang interes? Sagot, ang aking ipagmamalaki ang mga pag-aari at teritoryo ng ating bansa dahil ito ay simbolo ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sa pamamagitan ng
pagproseso ng mga gabay na tanong ay nagkaroon ka ng kaalaman sa pagpapahalaga at pagtatanggol ng mga Pilipino sa pambansang interes. Para lubos mong maunawaan ang aralin, sagutan sa malinis sa papel ang mga gawain sa ibaba. Ating gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa, panuto, hanapin mo sa hanay B ang tinutukoy ng hanay A. Piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1, nag-aayos ng trapiko. Tamang sagot, letter C, pambansang pulisya. Number 2, tinatawag na bantay dagat. Tamang sagot, letter A, hukbong dagat. Number 3, nakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Tamang sagot, letter B, Department of Foreign Affairs. Number 4, nangangalaga sa kagubatan. Tamang sagot, letter E, Department of Environment and Natural Resources. Number 5, nangangalaga sa paglinang ng yamang mineral. Tamang sagot, letter D, Bureau of Mines and Geosciences. Ngayon, gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Panuto, suriin mo kung ang pahayag ay isang katotohanan o opinyon. Number 1, marami tayong pakinabang sa ating teritoryo. Tamang sagot, katotohanan. Number 2, tungkulin lamang ng pamahalaan na pangalagaan ang teritoryo ng Pilipinas. Tamang sagot, opinyon. Number 3, masigasig na nangangalaga ng ating papawirin ang hukbong panghimpapawid. Tamang sagot, katotohanan. Number 4, maaaring sumapi ang lahat ng mamamayang Pilipino sa hukbo sa oras ng digmaan. Tamang sagot, opinyon. Number 5, magkakatulad ang mga gawain ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Tamang sagot, opinyon. Pagkatapos mong malaman ang pagpapahalaga at pagtatanggol ng mga Pilipino sa pambansang interes, linangin mo ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsasagot sa mga sumusunod na gawain. Gawin ito sa isang malinis na papel. Ating gawin, gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Panoto, punan mo ang graphic organizer, isulat ang mga gawain na nagpapahalaga sa pagtatanggol ng pambansang interes. Ang mga gawain na nagpapahalaga sa pagtatanggol ng pambansang interes. Una, pagtatanggol sa soberanya o kalayaan ng bansa. Pangalawa, pagtatanggol sa ating pambansang teritoryo. At pangatlo, pagtatanggol sa mga likas na yaman ng ating bansa. Ngayon, gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang apat. Panuto, sumulat ka ng sanaysay tungkol sa kahalagahan ng pagtatanggol ng mga Pilipino sa pambansang interes. Gawing gabay ang rubric na ibinigay ng iyong guro. Sagot ko, kinakailangan nating ipagtanggol ang ating teritoryo sapagkat ito ay ating lupang sinilangan, kung saan tayo ay namulat, kung sino tayo, kung ano ang ating salinlahi at iba pa. Kailangan alagaan natin ang teritoryo ng ating bansa upang hindi tayo masakop ng ibang bansa na gustong makuha ang ating yaman. Alam natin na ang Pilipinas ay maraming angking yaman, kaya maraming mga foreigner ang pumupunta sa ating bansa upang magsaya at magbakasyon. Kailangan ipagtanggol ng ating pamahalaan ang ating teritoryo upang mapangalagaan ang kanyang mamamayan na siyang bumubuo sa isang bansa, upang mapanatili ang mapayapang bansa at upang maging maayos ang pamumuhay ng ating bansa. Dahil kapag hindi ito binantayan, ito ay aangkinin ng ibang bansa at dito na magsisimula ang gulo o awayan ng bawat bansa. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang lima. Panuto, gumupit ng larawan hinggil sa pagpapahalaga at pagtatanggol ng mga Pilipino sa pambansang interes. Idikit mo sa open band or typewriting ang larawan at lagyan ng maikling pagpapaliwanag. Gawing gabay ang rubric na ibibigay ng iyong guro. Ang aking naiguhit o nakuhang larawan. Kailangan natin ipagtanggol ang ating mga pambansang teritoryo gaya ng ating mga kalupaan, karagatan, maging ang ating himpapawid. Dahil ito ay pamana pa sa atin ng ating mga ninuno at walang ibang pwedeng magmay-ari at luminang ng mga likas na yaman ito kundi tayong mga Pilipino. Napag-alaman ko na lubos na ang pinahahalagahan at pinagtatanggol ng mga Pilipino ang pambansang interes sa pamamagitan ng iba't ibang kagawaran at ahensya upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan ng ating bansa. Nalaman ko rin na malaki ang pakinabang natin sa ating teritoryo, kaya't bilang mag-aaral, dapat tayo makipagtulungan sa ating pamahalaan sa pagtatanggol nito.
Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang anim. Panuto, suriing mabuti ang mga pangungusap, isulat ang tama kung ang pagpapahalaga ng pagtatanggol ng mga Pilipino sa pambansang interes ay tama. At kung mali naman ang isinasaad, isulat ang salitang mali. Number 1, pakikipagkaibigan ng Pilipinas sa ibang bansa o pagsali sa United Nations, tamang sagot, tama. Number 2, pakikiisa sa mga programa ng pamahalaan hinggil sa pangangalaga ng kalikasan, tamang sagot, tama. Number 3, pagpapanatili ng kapayapaan sa lugar na nasasakupan, tamang sagot, tama. Number 4, ipagsasawalang bahala ang pagtatayo ng mga dayuhan ng ilegal na negosyo sa bansa, tamang sagot, mali. Number 5, pagsunod sa mga ipinatutupad na batas ng ating bansa, tamang sagot, tama. Matapos mong mapagdaanan ang maraming pagsubok na humamon sa iyong kakayahan upang maging ganap ang iyong pagkatuto at kabatiran tungkol sa tinalakay na aralin, ngayon ay magagawa mo ng ihayag ng buong pagmamalaki. Ang aking natutunan, natutuhan ko sa aralin na ay naiisa-isa ko ang pagtatanggol ng mga Pilipino sa pambansang interes at natatalakay ko o ang pagtatanggol ng mga Pilipino sa ating pambansang interes. Ang mga bagay na ayaw kong makalimutan ay ang naging pagpapahalaga ng mga Pilipino sa pagtatanggol sa ating pambansang interes. At ang gusto kong subukan mula sa aking natutunan ay ang makapanayam o ma-interview ang isang pulis o sundalo tungkol sa kanilang mga tungkuling ginagampanan upang ipagtanggol ang ating pambansang interes. Ang mga naging sanggunian sa ating talakayan ngayong araw na ito ay ang mga sumusunod. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan. And please, don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. And pakihit na rin ang ating notification bell para sa iba pa natin mga updates at uploads na lessons sa Araling Panlipunan for Grade 6. Muli, this is your teacher, Teacher Alvin, nagsasabing thank you and goodbye.